Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Double P, ang inyong kaibigan tagapagbalita. At narito na ang balitang aalingaw-ngaw sa oras na ito. Nakaligtas muli sa ambush si Mayor Arvin Salonga ng Bayan ng San Antonio, Nueva Ecija, kahapon, September 8, 2020. Mahigit kumulang nasa 8 bala ng caliber 9mm na baril ang tumama sa kulay itim na SUV Toyota Land Cruiser na minamaneho ni Mayor Salonga, na isa rito ay dumaplis sa kanyang katabing bodyguard na si Danny Camelo, 53 years old, na nagtamo ng sugat sa leeg. Base sa salaysay ni Mayor Salonga, bandang alas 8:25 ng umaga habang binabagtas nila ang kahabaan ng Jaen San Leonardo Bridge sa Barangay Apo Esquivel, bayan ng Jaen Lalawigan ng Nueva Ecija, nang paputukan sila ng sunod-sunod ng gunman na nakaangkas sa isang Honda XRM na motorsiklo na walang plate number. Ay, kami nakita ang pulis dun sa pagkakit area o Dito ay binilisan ng alkalde ang pagmamaneho ng kanyang sasakyan hanggang nakauwi sila sa kanilang bahay kung saan naman ginamot ang sugat ng kanyang bodyguard. Sa panayam ng balitang unang sigaw, sinabi ni Mayor Arvin na wala naman siyang nakitang dahilan o sino mang may motibo para siya ay paslangin. Isa ka lang, wala, dahil politika ang pag-uusapan natin, matagal pa naman ang eleksyon. At 2019 election, wala na tayo nakalaman. Kaya wala, nakikita ang dahilan, ang motibo para tayo ganun eh, naman ko sino, upatay eh. Wala naman sila ikikit sa atin. Sa nakuhang CCTV footage na mabilis na tumakas ang mga suspect na riding in tandem patungong direksyon ng San Leonardo, na-recover naman ng SOCO ang 12 basyo ng pala ng 9mm na sa tulay ng Jaen San Leonardo. Ayon kay Colonel Marvin Joe Saro, OIC, Nueva Ecija Provincial Police Director, lahat ng posibleng anggulo ang kanilang iimbestigahan upang matukoy ang salarin sa pag-atake kay Mayor Arvin. Ngayon po, ongoing po yung ating investigation. So lahat po ng anggulo, titignan po natin. Na-interview na rin po natin si Mayor, no? Sabi naman niya doon is, yun nga, na ambush na. So, tinitingnan natin yung mga circumstances. Unang-una yung makuha natin mga witnesses, yung CCTV, and yung iba pang mga pwede natin makuha ng ebidensya. Of course, yung sasakyan na ginamit. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na pinagtangkaan ang buhay ng alkalde ng San Antonio. Taong 2017, nang mahuli ng mga otoridad ang isang retired police at kasama nito na binayaran umano para patayin si Salonga. At yan ang pinakamaingay na balitang umaalingaw-ngaw sa oras na ito. Abangan ang iba pang mga balita sa balitang unang sigaw sa araw ng Biyernes. Ako po, muli ang inyong kaibigan, Double P.